Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Inalmahan ni Defense Secretary Gilbert Chiodoro ang tila banta ng Chinese Foreign Ministry sa Pilipinas. Ito'y matapos baklasin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilatag ng China sa Scarborough Shoal at West Philippine Sea. Giit ng kalihim peligroso para sa mga mangingisda ang nasabing barrier. Anya, kung na-provoke ang China dahil dito, patunay lang ito na talagang baliwala para sa kanila ang maritime safety. Inalis ng Coast Guard ang barrier nitong Lunes alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod nito, sinabihan ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas na huwag mag-provoke at huwag magsimula ng gulo. A provocation na ba yun sa kanila? Na, ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na illegal na harang? Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble. Hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Binuksan na ang Motorcycle Riding Academy sa Pasig City. Pinangunahan ni Metropolitan Development Authority Chairman Romando Artes ang paglulunsad ng academy na bukas sa mga gustong mag-aral ng pagmamaneho ng motorsiklo. Kumpleto sa kailang pasilidad ang academy gaya ng clinic, comfort room at dining area para sa mga estudyante. Nagbigay ng donasyong halos 100 motor ang ilang pribadong kumpanya na maaaring gamitin ng mga nais matutong magmotorsiklo. Pinahiram naman ng Government Service Insurance System o GSIS ang lupang pinagtayuan ng academy. Yung tinatawag nila mga kamote, motorcycle riders, ay hindi naman po talaga walang disiplina, kundi kulang lamang sa kaalaman at edukasyon sa tamang paggamit ng daan. Ngayon pa lamang po namin bubuksan yung online registration. Uulitin ko po, ito po ay libre. Wala po kayong babayaran. Ang kailangan na lamang po nilang dalhin ay helmet at yung mga safety gear. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Rafael Bosano.